Good morning po mga ka-hardinera. So ito po ang inyong Anhardinera. Pasensya na po at ngayon lang po tayo ulit nakapag-upload ng video sa ating channel. Medyo marami pong inasikaso ang inyong Anhardinera sa aming garden. Ayan, at nagsisimula na rin po ako mag-live selling sa ating page po. Ano, pakifollow na rin po sana ang ating page, Zebstreet Crib po by Ann. Ang kanya pong link ay nakalagay po sa comment section. Ayan. At huwag niyo po kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. So ngayon po ang gagawin po natin ay magliripat po ako ng aking bugis. Ito po si MJ. So ilalagay ko po siya sa isang magandang paso. Ayan, tara po at inyo po akong samahan. Mga ka-hardinero, ito po yung ginagamit kong soil mix. So same lang din po ng ginagamit ko sa iba kong halaman dito sa aking munting hardin. And kung gusto niyo pong malaman kung ano yung soil mix na ito, paki-check na lang po sa ating channel. Ito po ay naka-upload na po. Ipo natin yung ating soil mix dito sa ating pot. Ito po yung pot na paglalagyan ko ng ating MJ. Yung Night Jewel. Labas na po yung kanyang roots. Yan na yung kanyang roots. So, ililipat ko na po siya sa aking pangmalakasang paso. Ayan po. So, kailangan po ibaon nyo yung inyong bugis kung saan po yung walang dahon niya. Dito. Hanggang dito. So, hanggang dito po siya ibabaon para maging matatag po siya tsaka sa mga hangin. Pag malakas po yung hangin kasi medyo nagagalaw-galaw din po sila. Ayan. So kailangan hanggang dito po para matatag sila sa hangin. Ito na po si MJ, ayan. Naitanim na po natin siya. And meron po ako dito cow manure. Medyo tumigas na siya. Ayan. Konti lang po, konti. Kasi ang bugis naman po, hindi natin kailangan sila lagi patabaan. So, ang ginagamit ko lang pong pampabulaklak sa kanila ay yung complete o yung 14-14 po na fertilizer. So, ito po. Pero madalang kasi pag panahon naman po ng pamumulaklak ng bonggambilya, hindi na po natin sila kailangan talaga patabaan. Kusa po sila mamumulaklak talaga. So ako, nilalagyan po sila ng cow manure. Sa ibabaw lang po ako naglalagay. Konti lang po. Medyo dry na po yung aking cow manure. Ito dito sa amin. Tsaka hindi naman po sila nababas. After nito, dididigan ko lang po sila tapos ilalagay ko lang po siya sa shaded area. And then siguro mga 4 to 5 days ipupulsan ko na po itong ating MJ. Ayan po mga ka-hardinero, after ko po siyang itanim, kailangan niyo po talaga didigan yung inyong mga niripat na mga bugis o kahit ano pong halaman para hindi po sila malanta, and then shaded area lang po. So again, after 3 to 4 days po or sobrahin na po kahit 5 days, ilagay nyo lang siya sa shaded area para at least stable na stable na po siya pag nilagay nyo po sa full sun. So ayan po mga ka-hardinero, ang ating Moonlight Jewel nilagay ko sa aking magandang paso. Ayan po. And ito po si Lady Zyra,
aking Lady Zaira. And si Red September. So marami pa po akong varieties ng mga bugis dito sa aking munting hardin. So ayan po mga ka-hardinero, tapos na po natin ilipat ang aking MJ na bugis. So ganun lang po kadali ano mga ka-hardinero ang paglilipat ng ating mga bonggambilya. Sikapin po natin na huwag magalaw ang mga ugat, kasi yun din po kasi ang nagiging cost ng pagkalanta o pagkamatay ng ating mga bonggambilya, lalo na po na ganun pa po sila kaliliit. And then huwag po natin silang kalimutan na huwag ilagay muna sa shaded area and then biligan bago po natin sila ipulusan. So, ayan po mga ka-hardinero, salamat po. And huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. And also po, paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page, Zebstrictly by Ann. And shoutout po pala kay Remedios Usman. Ayan, ma'am, thank you po. And kay Kuya Ferds 21, thank you po. Ayan, marami pong salamat. Huwag po natin kalimutan. Huwag po natin gawin komplikado ang ating paghahalaman. Gawin po natin itong simple at may pagmamahal. Marami pong salamat. God bless.